Hello mga amigo, mga amiga, saan mang dako tayo ng mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Ronnie Aponte, isang OFW dito sa bansang South Korea. At gaya rin ako sa inyo noon na nangangarap paano makapunta, paano makapagtrabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker. Ito na ang pag-usapan natin ngayon. Let's go! Hello mga amigo, mga amiga, yun nga, pag-uusapan natin ngayon is ano-ano ba yung mga proseso o ano-ano yung mga hakbang, paano mag-apply, paano makapunta dito sa South Korea. Itong ikukwento ko sa inyo mga amigo, mga amiga, this lang to sa aking personal experience. Gaya sa inyo, tulad din ako na nangangarap doon sa makapunta dito sa South Korea. Ano-ano ba yung ginawa ko noon, since sa aking experience lang, mayroong dalawang opsyon na pagpipilian nyo para makapunta kayo sa South Korea. Sa aking personal lang na experience is yung una is yung mag-aral kayo ng Korean language kasi mayroong exam or mag self-study lang kayo. Siguro marami sa atin na walang budget na makapag-enroll sa mga Korean language school. Yung iba nagsi-self-study lang. So ang marirecommend ko sa inyo mga amigo is mag-aral talaga kayo ng Korean language sa mga legitimate o yung mga legit na Korean language. Para sa akin kasi is napakahirap yung self-study ka kasi hindi mo alam kung paano yung proseso kasi tulad ko, tulad tayo, hindi natin alam yung baga buhay Korea, yung mga about Korea, about yung mga pinag-aralan, about yung mga lingwahe nila is mahirap. So sa aking experience noon 2017, sa pagkaalala ko, mayroon akong motor noon na Skygo Wizard. So sa kakursonada kong mag-aral ng Korean language, pina-assume ko yun sa kaibigan ko na kapwa ko rin tricycle driver na sa Jinsan para lang may pang bayad ako doon sa school na yun kasi napaka-interested talaga ako mag-aral. 2017, nag-aral ako ng Korean language. Mag-aral ka kasi mayroong exam na magaganap na once a year lang yung exam. Yung about sa pag-exam is malalaman mo yan sa pag-an yung school mismo yung magtuturo, mag-explain paano yung proseso. Step by step yan. So pinakauna mong gawin is mag-enroll ka, mag-aral ka ng maigi, mag-aral ka ng Korean language kasi from the start basic pa yung pag-aaralan nyo about lingwahe, romanization. Siyempre yung mga basic lingwahe ng Korean dapat mo yung matutunan, so kailangan mong mag-aral. Shout out nga pala doon sa school na nagtulong sa akin dan sa Jinsan, kay Ma'am DC at kay si Rowel Baloro. Diyan ako nag-aral mga amigo, sa RDB Institute Language sa Emiliana 6, Barangay Kalumpang, General Santo City. So diyan ako nag-aral noon ng Korean language. 2018 nag-take ako ng exam. First time ko mag-take sa Davao PBT kasi mayroon dalawang opsyon yung pag-i-exam mga amigo, no? PBT or CBT. Ang PBT it means paper-based test o yung manual, at saka yung CBT computer-based test naman about yung about sa computer. Pero napakahirap sa CBT kasi sa Manila ka pa mag-i-exam, magta-travel ka pa. So nakapabor yung PBT. Nag-exam ako 2017 is sa Davao, doon sa Davao Do College, sa San Pedro Extension ba yun? Nakalimutan ko na yung exact address. Doon sa Davao, nag-exam kami noon. 2018, nag-exam ako. So, sa kasamaang palad, mga amigo, hindi ako pinalad. Siguro may plano pa si Lord sa akin. Hindi man nakakahiya, pero proud ako na nung unang exam is bumagsak ako. Pero nung exam na yun, nagbagsak ako. Hindi ako yung klaseng tao na nag-surrender agad. Baga, pinatuloy ko. Nagpatuloy ako, nag-study ako ng maigi. Kasi once a year lang ang exam. Dapat kung swertihin ka, mas maganda, isang exam pa lang, maipasa mo na. Yung sa akin, out of 50 mga amigo, 13 lang yung exam ko. Yung score ko, kumbaga, 13 out of 50. Kasi na alam ko naman sarili ko, napakahirap talaga ng exam. Kaya marirecommend ko talaga, huwag yung self-study. Mag-aral ka talaga at mag-enroll sa mga legit Korean school. Napakahirap talaga ng exam kasi dalawa yung part ng exam. 25 items reading, 25 items listening.
reading, babasahin mo, may choices 1, 2, 3, 4, isi-seed mo lang yung tamang answer, at saka 25 items listening. Sa listening naman mga amigo, mga amiga, mayroong ilalagay na headphone dito, may kunting speaker dyan sa misa, sa gitna, panonoodin mo kano yung sinasalita ng conversation ng mga both Koreans, yun ang isi-seed mo. So mas maganda talaga yung makapag-aral ka kasi mas maintindihan mo ano yung proseso at yung masaya yung mga kabanding mga classmate mo, nagtuturuan kayo. Unang gagawin mo is mag-aral ka ng mabuti, i-prepare mo yung pang-tuition mo kasi sa school naman papayag din naman yan siya na hindi one-time payment doon sa RDB sa kay Ma'am DC diyan sa school na giskwilahan ko noon is papayag yan siya nga staggered yung bayad. Kahit magbayad kayo ng 2,000 monthly, taga weekly ka na magbabayad, papayag yan. Mayroong mga school na papayag ng ganyan na hindi one time payment. Pangalawa mga amigo is yung about sa registration naman, yung sa pag-exam, sa pag-registration, sa EPS, kailangan may irig kang ginatawag sa registration is malalaman mo din yan kasi ako parang sa napakatagalan ako dito sa mga trabaho, nakabusy na, parang hindi ko na maisa-isa. Pero yung once nga mag-enroll kayo, yun yung ang school mismo ang magtuturo sa inyo paano yung step-by-step na proseso. Kaya may re-recommend ko sa inyo, mag-enroll sa mga Korean language test na huwag yung nag-self-study ka. Pero may mga kilala ako ha, na nakapasar sa self-study na hindi sila nag-aral kasi isip nila, magastos lang yan. Magastos lang yung pag-aaral na yan. Mag-aaral na lang ako. So, hindi ko naman kuan yun na pambira yun. Pero alam ko naman na makakatulong yun na depende sa inyo kung saan kayo hiyang. Kasi mayroong iba na magaling sa Korean na hindi na kailangan mag-aral. Depende po sa inyo. Para lang po sa aking personal experience, mas maganda po talaga na mag-enroll po tayo sa mga Korean language school. At pangalawa po, ang makuhaan ko po is ang requirements ng mga po pala dito sa South Korea is 18 to 37 years old, male or female. Kung pasok ka sa mga edad na yan, 18 hanggang 37 anyos, pwede ka mag-aral. Pwede dito ang kahit high school graduate ka lang, diploma lang yung kuha mo, pwede ka dito. College graduate ka man, ano man yung course, doctor, engineer, police, ano man yung course mo pagdating dito, OFW, pantay-pantay, walang kuan dito. As long as pasok ka sa requirements. Walang requirements needed na kailangan mong magaling sa bihasa, magaling ka sa may mga award-award ganoon. No, hindi pwede yan dito. 18 years old lang, no, na walang, kahit diploma lang yung hawak mo, pwedeng-pwede ka rito. Yun nga mga amigo, mga amiga, sana nakatulong ang videong ito para may idea kayo kung ano yung gagawin, yung mga proseso, mga step by step, mga hakbang para makapunta dito sa South Korea. Masaya ako na naibahagi ko sa inyo yung personal na experience ko. Pakishare ang videong ito para marami pa tayong matulungan. Keep watching. Thank you very much.